Taon ng 2020, isang napakakaibang taon para sa buong mundo. Isang taon na bumago sa bawat buhay at isa doon ay akin. Dati, madali akong masaktan at masyadong sensitive sa mga bagay-bagay. Kung kaya naman, mabilis akong gumawa ng mga desisyon nang hindi ko pinag-iisipan. Papa-release na ako! Ano? Papa-release ka? Katatawag pa lang sa'yo ah! O sige, Fisha pa. 6 months lang ako ah, tapos release mo na ako. Sa RS na lang ako. Ginawa mo namang testa, 6 months kontrata. Sige, Fisha. After 6 months, babalik ako sa'yo. Usap ulit tayo. Cellphone ko eh. Di pwede sa virtual. Tsaka di ako natutuwa. Ayaw naman nila sa akin eh. Wala naman ako kaibigan dun. Hindi maganda ang ganyan, Journey. Ano ka ba? Tanggalin mo ang hindi magandang pakiramdam sa puso mo. Lalo na ngayon. May pandemic at saka lockdown tayo. Lahat kailangan mong i-reach out. Journey, buksan mo ang puso mo sa lahat. Gawin mo ang tama para sa Diyos. Ano ba yung ginagawa mo? Andiyan ba hobby mo, Joy? Sabihin mo nga magpapa-release na nga ako. Sabihin na niya kay Bishop kasi hindi ko na magampanan. Hello, Journey. Ano yung sinasabi mo? Eh kasi nga, di naman ako nakakapag-magnify. Yung cellphone ko, abnormal pa. Tsaka may sakit daddy ko. Kailangan ako mag-alaga. Kaya di ko pwede iwan. O paano yun? Alam ko ang dahilan kung bakit ka ganyan. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Marirelease ka. Yan ang gusto mo. Pero, mas maganda na marilis ka na naayos mo muna ang kailangan mong ayusin sa kulit mo. Gawin mo muna yung kailangan mong gawin at kailangan mong matutunan. Tapos, usap tayo. Ha? Ayusin mo rin yung family history mo. Ito yung oras na asikasuhin mo yung mga bagay na hindi mo ginagawa noon. Tsaka, indulge ka na ba? Hindi pa. Ako na lang ang hindi endowed sa amin. Gusto ko ang escort ko, mami ko. O, bakit hindi pa? Ikaw na lang sa family mo ang hindi pa endowed. Habang may oras ka pa, dyan pa ang mami mo. Since siya pa lang gusto mo na maging escort mo, i-walk out muna. Sa bahay nila daddy, ako natutulog. Dahil hindi na kaya ng daddy tumayo mag-isa at natutumba. Every night, para ako naghahanap ng makakausap. Since 24/7, gising ang RS leaders, sila ang kausap ko lagi. Kaya alam nila ang buhay ko. Hanggang sa dumating ang araw na endowment ko, napakasaya ko. Hindi ko maintindihan kung gaano, basta napakasaya ko. Nung araw na yon, kasama ang mami ko at ang mga leaders namin. Dahil sa kakaibang kasiyahan, tinuloy ko pa ang gawain temple and family history reward at pag-magnify ko sa mga callings ko. Tinuruan ako ni Brother Joel kung paano gawin ang family history namin, kung saan marami akong nagawa nung matuto ako at ito'y napapinyagan ko. Akala ko tuloy-tuloy na ang lahat. Pero isang pagsubok ang dumating sa amin. Na-diagnose ng cancer na putulan ng paa ang mami ko. Sumunod noon ang patuloy na paghihina ng daddy ko. Dalawa na silang inaakay ko. Kaya kinailangan na ilipat ng isang kapatid ko ang mami ko.
Hanggang sa isang araw na kailangan na siyang dalhin sa ospital. Habang ang oras na yun ay napakalakas naman ng ulan at nanganganib ang aming tirahan. Pagsubok, naging matibay ako at kumakapit sa aking pananampalataya. Limot ko na ang dating ako na mahina at madaling kumuko. Tunay na pinatitibay ako ng Diyos sa pamamagitan ko rin ng mga leaders na lagi nandyan na buong paninindigan ko hanggang ngayon. Patuloy ako lumalaban sa hamon ng buhay. Ito ay isang patunay na hindi maaaring tunduan ang kapalaran ng isang tao. Kahit gaano man katigas o kalamig ang puso nito. This is my journey. Ako po si Sister Jornice Delay Soriano at ito ang aking kwento.